Iba na yung takbo ng isip ko, iba na yung para mentality ko, and I don't want to stay that way forever. Ayoko naman na maging ganun ako lagi, na parang ang dami kong hanas sa buhay, ang dami kong issues in life. Sana maintindihan ninyo that, guys, iisa lang po ako, hindi ko madedivide yung katawan ko. Kumbaga kasi napagdaanan ko kasi yung time before na sobrang lahat ng mga yon bagsak talaga lahat. Sobrang dami kong pinagbago kasi syempre, hindi ko naman dinideny na syempre meron naman akong mga attitude and mga ugali before, which is I think that's normal naman for everyone. Naka-move on ka na ba sa mga pinagdaanan mo in the past months or years? Kung years, yes. Kung months, hi guys! Welcome back to my channel! So today, meron na naman tayong bagong video. Okay, wait lang. Isa pa! Wait lang ha. Hindi na ako sanay mag-film. Hindi na ako marunong mag-vlog. Oh my god, wait! Okay, so again, take two! Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. At ngayong araw na ito is just gusto ko lang mag-update, real life update, mag-get ready with me, all that jazz habang nag-makeup ako because I am right now getting ready for a wine date. Oh my god. Okay, sige. Dahil hindi na rin naman ako nakakapag-update masyado dito sa YouTube ng kung ano-anong nangyayari sa buhay ko and earth thing, this is going to be an unedited get ready with me. Walang itatago, walang i-deny. At meron tayong mga pre-prepare dito ng mga questions from my staff. So, sasagutin ko yung mga questions na yan. Okay? Ay, ewan ko lang. Siguro time has changed that. Siguro hindi na ako masyadong yung parang talagang G na mag-update ko ano nangyayari sa buhay ko on the internet. Not just on YouTube, but also on IG or Twitter or Facebook, which is, I'm pretty sure napapansin niya ng mga angels na parang itong mga panahon na to, hindi na ako masyado yung parang, ha, this is what I'm doing, these are the people that I'm with, or ito yung ano ko ngayon, ito yung bago ko ngayon, mga ganun. So ngayon, naisip ko na parang with this video, syempre gusto ko rin naman na kayong mga angels ko updated sa nangyayari sa buhay ko. Para naman, di ba, hindi tayo disconnected and para connected pa rin tayo in a way. Let's do it. But, iniisip ko kung mag-blow dry na ba ako ng hair or mamaya after I do my makeup. Kasi basa kasi tong ulo ko. Basa yung ulo. Basa ang aking hair. Kasi katatapos ko lang maligo. Kasi syempre, di ba, dapat fresh ka. Magkipag-wine date ka sa labas. Girl, make sure maligo ka naman muna bago ka mag-ayos and everything. Para, di ba, mabango ka. Para kung sino man yung kadate mo o kung sino man yung kamit mo is hindi niya maamoy ang sikretong tinatago mo. By the way, ito, isang napaka-importanting update. Before I start answering these questions, these juicy questions, gusto ko lang kayong i-update sa bagong shampoo and conditioner na ginagamit ko ngayon because nag-convert na po ako, ito isang update sa akin ha, nag-convert na po ako into the products that I'm using, especially with my hair. I am now using organic products and these are the products from Naturals by Watsons, which is, nakikita nyo naman na lagi kong pinopost sa feed ko sa IG story. Ko, you know, I have been telling you guys that nag-convert na ako to organic shampoo and conditioner and probably soon, baka pati body wash and yung mga kung ano-anong nilalagay ko sa katawan ko, lotion and everything, baka magko-convert na rin ako. So, diba, bago yon, hindi nyo alam yon. Na nag-convert na ako to organic. Anyway, I just wanna show you guys itong mga products ng Naturals by Watsons, which are itong mga ito. Okay, ayan o. Ito yung conditioner. Ay, ito. Ayan. Halos makalahati ko na po siya. Actually, matagal ko nang ginagamit ito. Pero sobrang laki lang talaga niya. Kaya, ewan ko, parang it's gonna take forever for me to finish itong mga product na ito. Because, guys, diba, litit ng aking hair. Ang litit ng hair? Ano yun? Ang konti-konti lang naman ng hair ko, diba? Kaya, syempre, you don't need to use so many products or so much pump ng iyong conditioner and shampoo. And also, pagka kasi effective yung conditioner mo, especially like this, the Naturals by Watsons conditioner, organic conditioner, hindi mo na kailangan ng sobrang daming pump para umepek siya sa hair mo. You know what I mean? So, ito, iba't ibang variant ng
ng kanilang Naturals by Watsons, which is I am so happy to show you guys. Okay, number one reason why I love these products is that it is organic. Yun yung number one na nakapag-sold sa akin itong mga products nito. Kasi, wait lang guys ha, I need... Where is my lip balm? Saan yung lip balm ko? Teka lang guys. Okay, eh alam nyo naman ako, di ba, ang hilig-hilig ko sa mga natural na product. Kung po pwede, hindi tayo masyado dapat gumagamit ng mga harsh chemicals when it comes to the products that we use. Kasi, you know, in the long run, ikaw din yung magsisisi na parang, shit, sobrang harmful ng mga ginamit mong mga products. So, baka, alam mo yun, yung mag, anong tawag dito, yung baka mag-backfire. Or, ewan ko, baka pagsisihan mo sa huli. So now, naisip ko na parang, I need to start converting the products that I'm using, even the food that I'm eating. Well, matagal na rin naman yung food kasi talaga ako, I'm really, really into healthy foods. Hindi ako mahilig sa mga alam nyo na, processed and fast food. You guys know that. There are a lot of available products out there which are organic and you have a lot of options. Yun nga lang, medyo pricey yung mga items na yon. But, with Naturals by Watsons, you don't have to worry about those because itong mga products na to are very, very affordable. Magugulat kayo kung magkano tong mga to. And with the size of this, guys, ang dami. This is 490 ml. Imagine. 490 ml na siya. So, gagamitin mo siya for what? 3 months? O, diba? With that price. So, yeah. So, if you guys are interested sa product na ito, is that just go and visit the link on the description box below para makita ninyo the benefits, how is it so effective, and also yung mga testimonies and yung mga reviews which are there sa website ng Watsons doon available. Before I go on to the questions that we're going to have today, gusto ko lang ipakita sa inyo yung iba't ibang variants or iba't ibang flavor ng Naturals by Watsons. So, they are available in organic argan from Morocco. Tapos, ito naman ay organic coffee from Africa. Diyan nanggagaling yung mga benefits ng iba't ibang mga variants. We also have organic aloe vera from Mexico. And also, meron ding additional which is the organic olive from Italy. So, there's 4 variants which offers different kinds of products. At itong mga products na ito are nakakasigurado kayo na na-import siya from ibang bansa. So, ayan, naka-indicate dito talaga. Actually, ako right now, pinagko-combine ko kasi pwede nyo namang pag-combine-combinein kung ano man tong mga to. Ayan o, nandito. Actually, namin na products. Oh my goodness. Ito, organic argan. Ay! Ito gagamitin ko mamaya pag nag-blow dry ako kasi ang ganda-ganda ng argan oil. Pag nilalagay mo siya sa hair mo, my God! Meron din silang hair and scalp tonic pampa-healthy ng hair para hindi ka mag-hair fall. Ewan ko, sobrang natakot lang talaga kasi ako sa sobrang mga matatapang na products. That's why I converted to organic. Kasi I have realized that I think the more that I expose my hair and scalp to harsh chemicals, isa yun sa mga rason kung bakit ako nag-hair fall. And thank God, kasi nga, I found these products and now, na-lessen na yung hair fall ko, na-lessen na yung dandruff, na-lessen na yung pagiging oily ng scalp ko, which is, ayan na, normal na po yung scalp ko ngayon. Kasi before talaga, guys, oh my God. And also, diba, ang dami nagtatanong kung how do you keep your natural hair so healthy? It's only really because of these products that I'm using. So, yeah, guys, if you want to try these products out, just go ahead and visit their Watsons website, dun nyo i-purchase. Nandun lang to, sobrang daling bilhin, and sobrang mura. So, nakapag-decide na ako ngayon na before ako mag-makeup is mag-hair na ako para ipakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit itong argan oil from Morocco, which is this one. Ulitin ko lang, ang shampoo ko is this one, this argan shampoo from Morocco, ito po. And then, ang conditioner ko is the coffee variant. Pwede ninyong pag-combinein, pwede rin pare-pare yung bahay. Wala kayo dyan. Basta, lahat-lahat sila is effective and sobrang lush. Para makita ninyo gano'n naka-healthy yung hair ko ngayon, mag-hairiret na ako. Tsaka, pas okay na rin yun, no? Para hindi na rin ako magpagod na mag-blow dry mamaya before I do my makeup. So, let me just do my blow drying a little bit. Wait. Sorry guys, wala si Sopes today. Walang mag-blow dry ng hair ko. Lumabas kasi sila kasi meron silang ginawa. At nag-grocery sila. So, sariling sikap po ako ngayong araw dito. Sa mga nagtatanong, ito po yung aking bagong blow dryer. Binili ko to from Dyson recently kasi gusto ko lang na ma-improve yung buhay ni
pesos habang nagbo-blow dry ng hair ko at ayoko siyang mahirapan. Ayoko siyang mainitan yung kamay niya habang nagbo-blow dry. And yeah, it's a good investment. Medyo mahal lang siya. So, ang ginagawa ko guys, before I do my blow dry, is of course, I make sure that I use Naturals by Watson shampoo and conditioner. Sure na yon. Tapos, ang ginagawa ko also is naglalagay ako ng argan oil, diba, para hindi dry and frizzy yung hair ko when I blow dry my hair. So, as you can see, this is my hair right now. Bagong ligo, basang-basa pa, walang color, walang anything. And also, I've mentioned before na para mas gusto ko na ngayon nung yung natural hair lang, yung hindi masyadong may kulay or what, because guys, sobrang low maintenance ng hair ko and I want it that way. Oh my god, it smells so good. Pwede ninyo itong ilagay before or after blow dry, it depends on you girl. And then i-massage mo siya sa scalp mo para talagang makuha yung benefit ng argan oil dito sa iyong scalp and dito sa mga hair mo. Sorry, face ko, wala pang makeup yan. Mukhang meron akong pimple, oh. Hindi pimple si ate girl. Pimple yan ng kilig. Pimple ng kilig! So now, pupunasan ko lang ang aking hands para matanggal yung mga excess oil. And then now, guys, I am so ready to blow dry my hair. So, nakaset siya sa setting na hindi masyadong mainit. Okay? Because, oops, loss ng hangin niya. Ayan na guys, hindi pa siya parang 100% dry, but okay na. So guys, as you can see, hindi frizzy yung hair ko, hindi ako nag-straight ng hair or whatever. Grabe, ang lambot ng hair ko ngayon. Naninibago ba kayo ngayon pati sa suot ko? Guys, sabi ko sa inyo, nagbagong buhay na. Hindi ako kubadera. Look, pinagsasabi mo te. Diba? Ang bait ko tignan. Ganito na kasi yung image ko ngayon. Bait-baitan, anghel-anghelan, ganon. By the way, gusto ko lang palang i-shoutout ang Manila Diamond Studio para dito sa aking necklace and matching earrings. Okay, ready na ako mag-makeup. Gusto ko na mag-makeup, guys. Simulan na rin natin ang chikahan. Eto na, eto na, eto na yung magandang part. By the way, i-remind ko lang kayo that if you guys want to purchase Naturals by Watson's products, is there available at Watson's online and Watson stores nationwide in a very affordable price, or better yet, just click the link on the description box below. Marunong pa ba akong mag-makeup? Parang hindi na. Magkumustahan tayo, di ba? Chikahan. Kumuha na kayo ng ano nyo dyan, ng merienda ninyo para hindi naman kayo mabore. Napanoorin ako dahil sino ba naman ang hindi maboboring na panoorin ang isang babae na chumichika at nag-apply ng makeup sa mukha. Question number one. Masaya ba si Michelle D ngayon? Wow ha, Daniel ha. Sila kasi yung nag-prepare ng mga questions ngayon eh. Thank you ha. Masaya ba si Michelle D ngayon? Masaya ba ako ngayon? Masasabi ko na masaya ako ngayon kasi nga, lately, ewan ko, in fairness, parang okay yung mga tao sa paligid ko, okay yung takbo ng kung ano-ano man yung ginagawa ko. I just feel fulfilled and productive recently. And in terms of the people around me, happy naman ako kasi sobrang I just feel loved and appreciated more. Ayun, natutuwa ako. At yun yung mga bagay na nagpapasaya sa akin ngayon aside from yung mga pansarili ko na mga achievements ko in life, which is of course big part of my happiness also yung mga yun. Kontento ako. I mean, simple lang. Hindi masyado yung parang ngayon, yung dati na sabog na sabog. Pero, ngayon, tahimik lang. Ganun. And also, with all the things that has been happening, meron akong mga business, yung mga shops, brand na pinuput out right now, and I am also planning to put out more. Yun, isa yun sa mga nagpapasaya sa akin kasi parang hindi ko kasi in-expect na papasukin ko yung ganyang field. Actually, matagal ko nang sinasabi sa mga kaibigan ko, sa mga tao sa paligid ko na parang, basta wala akong alam dyan. Hindi yan yung ano ko, ganyan, 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 turf ko, ganun. Lagi kong sinasabi yun before, and then now, parang
na-realize ko na nakaka-enjoy pala siya. Nakaka-enjoy pala mag-alaga ng maliit na business. Actually, sobrang liit lang naman ng MDP Loved Items and yung Booty by MD, sobrang liliit lang nila. Pero nakaka-fulfill siya at in fairness, everyday, hindi ako napapagod gawin yun or napapagod magtrabaho para dun sa dalawang brand na pinot up ko. And also, syempre, happy ako na yung mentality ko, yung emotion, ano ba? Mentality, emotional, spiritual, yung lahat ng mga part na yun ng buhay ko, so far, okay naman. Kumbaga kasi, napagdaanan ko kasi yung time before na sobrang lahat ng mga yun, bagsak talaga lahat. Happy ako kasi right now, I am mentally and emotionally doing alright. Question number 2 is, ano ang mga pagbabago mo as a person ngayong 2021? Oh my God. That's such a good question. Guys, alam nyo, actually, sa totoo lang, I think my closest friends, lahat, mga tao sa paligid ko, they know that I've changed so much. Hindi yung parang, not in a bad way, but in a good way. Sobrang dami kong pinagbago kasi, syempre, hindi ko naman dinideny na syempre meron naman akong mga attitude and mga ugali before, which is, I think that's normal naman for everyone. But, you know what I did kasi, I worked on myself so much. As in, I did the work. Yun. Quote and quote, I did the work. Ano kong mga ginawa ko? Marami kong ginawa. Nanonood ako ng mga motivational speeches, nanonood ako ng mga advice, mga ganon, how to do this, how to do that, how do you deal with this. And also kasi, ako kasi mismo yung parang nag-take initiative na gawin yun para sa sarili ko kasi I already felt before na parang, oh my God, iba na yung takbo ng isip ko, iba na yung parang mentality ko, and I don't want to stay that way forever. Ayoko naman na maging ganon ako lagi na parang ang dami kong hanas sa buhay, ang dami kong issues in life. And I think sa lahat naman sa atin, parang in order for you to improve yourself and in order for you to be better as a person, I think you should be open. Maging open ka sa mga bagay na kailangan mong palitan sa sarili mo. Kumbaga tanggapin mo din na meron kang kailangang trabahuhin at meron kang kailangang baguhin. I chose growth. I chose to improve myself and that's what I did. I don't know, siguro, diba? Ganun talaga ang buhay. Kailangan mong may experience para matuto ka. Kailangan mong pagdaanan para i-correct mo kung meron ka mang pagkakamali. Mga ganun. Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano ang pinagkakaabalahan ko ngayon? Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, guys, is really sa totoo lang ha. Sobrang totoo lang, I'd like to be honest with you. I'm pretty sure napapansin ninyo na hindi ako masyadong nakakaano ngayon, nakaka-YouTube, nakaka-upload ng videos. Sobrang lala. As in, hindi siya yung parang dati na talagang, wow, every day, every other day, I have a new video, ganon. I think I am just really in a phase of my life. Phase lang ha. Phase lang. I'm just in a phase of my life that I am trying to explore other possibilities and other things that I can do. And if you're gonna ask me kung anong pinagkakaabalahan ko ngayon, I'm super busy with the little brands that I am building. And also, sobrang busy ako dun sa binibuild ko na beach house sa Pagudpud. Isa din yun na nakaka-divide ng focus ko right now, which is I hope you guys understand. Pero kumbaga, yung time ko na mag-film and everything, hindi na siya yung parang everyday nag-film ako. Everyday, part siya ng buhay ko na dapat ganito, dapat ganyan. Contents will still be there. Videos will still be there. Of course, updates na ganito will still be there. Definitely. It's just that, hindi na siya as off often as before. Sana maintindihan ninyo that, guys, iisa lang po ako, hindi ko madedivide yung katawan ko. Next question. Bakit hindi ka na nakakapag-vlog masyado? Kasasagot ko lang. Alam nyo na yung sagot. Number 5. Naka-move on ka na ba sa mga pinagdaanan mo in the past months or years? Kung years, yes. Kung months, yes din. Kala nyo, no? Oo, naka-move on na ako. Alam mo, ako yung tipo ng tao na matagal ako mag-move on, pero sinisigurado ko na pag naka-move on na ako, naka-move on na ako, day. Kung dinatanong ninyo kung naka-move on na ba ako sa lahat-lahat ng mga, yung mga parang na-feel ninyo na may issue or whatever, is, yep. Move on ako. As you can see, I'm okay. I'm chill. Wala akong masyadong mga hinanakit sa buhay na hindi ko mag-get o get overrun. Parang ganon. Hindi ko na tinitake ang mga actions ng ibang tao personally. Kung ano yung action ng ibang tao towards you, it's not you. It's them.
Next question. Ano ang goal mo ngayon as a person and as a beauty vlogger? Good question. Unahin natin yung as a person. Wait. Right now, ang goal ko as a person is ma-achieve ko yung mga goals ko for my new brands, my small little brands, and sana makapag-put up pa ako ng isa or dalawa pang brands. Goal ko as a person is sana masimulan ko na yung beach house na pinapangarap ko dun sa Ilocos. Medyo layo, di ba? Pero alam mo yun, sabi nga nila, build your dreams. Ayoko masyadong mag-update tungkol sa mga bagay na nangyayari sa buhay ko or ano yung mga goals, mga gusto kong gawin, mga plano ko. Kasi di ba, sabi nila na parang pangit daw nag-update ng mga ganun-ganun. Kumbaga, mas lalong nag-jinx pagka-update ka ng update or pag masyadong excited sa mga kung ano-ano. Just let it happen and let it unfold. What's meant to happen will happen. Actually, alam niyo sa MD Booty tsaka MDPI, wala kaming expectation dyan kahit ano. Especially with Michelle D. Pre-loved items, which is I'm so proud. Alam niyo ba kung ano lang sabi ko dito sa dalawa nung before namin i-start yon? Ibenta niyo na yung mga natira dyan para mabukasan ng kalat dito sa bahay. And then, the first day na nagbenta kami, we sold around 16 to 20,000 pesos. So, sabi ko, ay shit, parang may potential. Which is actually too bad for me kasi super late ko na-realize yung potential niya. Kasi diba, you guys know that matagal na akong nagbebenta ng mga pre-loved items ko. Dati-dati pa, nagbabazar pa nga ako before. Alam nyo, siguro sobrang laking brand na ng MDPI kung dati ko pa sinimulan yung brand. Pero wala eh, ngayon ko lang, I don't know, siguro timing lang talaga lahat. Kasi diba, hindi ka naman bibigyan ng isang bagay kung hindi ka pa ready. So, siguro ngayon na ako ready na humawak ng isang maliit na business. That's why, ayun, nakita ko yung potential and tinuloy-tuloy namin, sineryoso namin, and now, we ship 100 packages na a week. But, we only sell kasi on the weekends. Hindi kami nagbebenta everyday. So, ganun na siya, and ang dami nang naipon nung brand na sales. With using that, yung income nung brand to the level na pwede na kaming mag-put up ng another brand. So, I am so proud of Michelle D. Pre-loved items kasi narating namin yung point na ganun, which is yun nga, yung pinanggalingan din also ng MD Booty and then sooner or later, another brand. You know, recently ko lang kasi natututunan itong mga ganito even if I came from a family of business people. I thought wala ako sa ganyang larangan, but apparently now I'm enjoying it. And as a beauty vlogger naman guys, my goal is to work with a lot and lot and lots of brands. And you guys know that recently lang lumabas yung collab ko with V-Line Cosmetics and I'm so 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 excited for that kasi I cannot wait to show you guys the shade that I came up with para sa inyong lahat. And this is actually a teaser na for the collab. For the first time minention ko ito sa aking vlog. That's why I can say na I'm so excited. And alam nyo, hindi lang yung sa collab ako na-excite, but also the kind of friendship that V and I are building while we are doing the collab. Actually, sobrang unexpected yung friendship namin ni V to the point na nag-wine date kami, nag-chika kami about personal life, not just about business, ganon. Natutuwa ako na nagkakaroon kami ng mga ganong friendship because of, you know, the things that we do dito sa career na to. Sobrang excited ako guys actually dun sa collab kasi ang ganda-ganda ng shades, ang ganda-ganda ng product, lahat. It's something that you all should look forward to. Bongga siya talaga. Ngayon na, ang goal ko na is to collab with brands who wants to collab with me para makapaghatid ng quality product para sa inyong lahat. Okay? And ang umpisa na dyan is, of course, collab ko with V-Line Cosmetics, which is, I am so excited! Okay, next! Sino ang iboboto mo ngayong eleksyon? Oh my God! Oh my God! Presidential election? Sinong presidente ko? Daming nagtatanong sa akin actually on Instagram. Meron akong choice actually. As early as now, meron akong choice. And it's not a hard choice. So, kasi naniniwala ako sa kanya. At naniniwala ako sa platforma niya. I mean, sa existing platforma niya. Kung hindi man sila naglalabas pa ng bagong platforma, hindi ko sasabihin online. Kasi, bakit? May karapatan naman akong hindi sabihin online kung sinong iboboto ko. Pero, alam ng mga close friends ko, alam ng mga tao sa paligid ko kung sino iboboto ko. At pare-pareho naman kaming lahat. Basta, nasa'yo ang boto ko. Okay, next! Kumusta ang love life mo? Love life.
Okay, next. May balak ka bang bumili ng sarili mong bahay? Daniel, alam mong question to, eh bahay ko tong tinitirahan ko ngayon. Oh, di ba? Hindi aware itong aking editor na bahay ko tong dinitirhan ko ngayon. Oh, di ba? Kasi never ko nilabas kasi yan on social media, di ba? There are things that you don't have to put out on social media. Sabi nga nila, protect your privacy so you can protect your blessings. Parang ganun. Marami akong hindi nilalabas sa social media actually, sa totoo lang. Parang mga private information. I mean like private stuff. Things that I want to keep it to myself or keep it just for people around me. Parang yung ito, question ng editor ko. Sabi niya, may balak bang bumalik bumili ng bahay? Hello, itong tinitirhan ko ngayon, binili ko na to. Akin to. Hindi ako nag-rent. Okay, next. Kailan ka ulit magkakaroon ng mga travel adventure vlogs? Guys, I don't know. Kasi recently yung umuulan. Recently, hindi naman tayo nagbabakasyon. And recently, sobrang busy ko sa aking mga negosyo. So, ewan ko. Hindi ko alam. Ewan ko, guys. Siguro, pag nagka-chance, pagka siguro nagbakasyon ako or whatever, pag may pinuntahan akong beach or whatever dun, syempre mag-vlog ako, ganun. Tingnan natin, baka may mga makasama ako ng mga friends ko, ng mga vloggers or whatever, magkaroon ng event, ng mga ganyan-ganyan. Masaya ka ba sa mga taong nakakasama mo ngayon at bakit? Yes, 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 100% yes. Wala po akong nakakasama ngayon na hindi ako masaya or yung na-feel ko na parang suppressed ako or hindi ko na ilalabas yung totoong ako. Lahat ng mga tao sa paligid ko ngayon are mga friends talaga na who's been there for me all throughout. Mga, kumbaga, mga tried and tested. Kasi parang, di ba, mas komportable kapag ka ganun. For so many years of being a YouTube creator, may balak ka bang mag-quit? May balak ba ako mag-quit? Wala. Ewan ko, wala. For now, ang masasagot ko dyan is wala. Because that's how I feel. Wala. Bakit ako mag-quit? Bakit mag-quit yung YouTube? Is there any reason why you should quit? You can rest, but don't quit. Kaartihang quit. Question number 13. Oh my gosh. Malapit na rin tayong matapos. Teka lang, guys. Upon launching your own brand, Booty by MD, ano ang mga naging struggles mo and what did you learn from it? Actually, guys, so far, sige, meron akong konting naging struggle. Kasi, guys, kung hindi nyo alam, yung mga stocks namin ng Booty by MD nagagaling pa yan ng China. Diba, nag-take over na sila dito sa studio kasi sila na nga yung nilalagay namin dyan sa mga storage areas and everything kasi dami talaga. Eh, ngayon, maliit pa yung brand. Sobrang liit pa ng, magwala pang pera yung brand. Number one na naging struggle ko is that even if I want to offer the products in a lower price, is that sobrang naging struggle ko mag-decide kung magkano ko siya ibebenta kasi nga ang mahal-mahal ng tax dito sa Pilipinas when it comes to imported products, which is yun yung mga na-realize ko recently na about these things. But I am praying for that day to come na sana lumaki na yung brand, makaipon kami, makaipon yung brand para kaya na naming mag-offer ng mas murang halaga kasi nga syempre mas marami na yung mga quantity na mabibili namin. And I know lahat naman ng online seller or lahat naman ng mga brand owner na iintindihan nila yan. Wala pa kaming capital eh, wala pa kaming investors, wala kaming mga ganun, wala kaming malaking pera. Kumbaga ang pinapaikot lang namin is yung pera na galing lang din sa MD Prelove. Ayan, kung napapansin niyo, 'di ba, ako lang din yung model doon. Wala pa nga kaming mga models eh, wala kaming campaign na talagang sobrang pack na pack na mga campaign. Pero kung sana, kung mas malaki yung pera ng brand, is, of course, definitely, makakapag-create kami ng mga ganun. But, you know, I really truly believe that you should start somewhere and that is the bottom. You should start at the bottom for you to be able to learn as you go to your way up. Parang ganun. And actually, marami pa namang struggles kasi minsan, yun nga, sa mga packaging and everything, mas struggle din kami dun. Pero so far naman, so far so good. And I also do really appreciate din yung mga kasama ko dito sa bahay kasi kami talaga yung, sila yung mga talaga nahihirapan when it comes to, you know, shipping, packaging, lahat. Ayan. So, wish us luck, guys. Kami na mga MD Booty team. Kung hindi nyo pa na-follow, by the way, ang Booty by MD is please, please, please i-follow ninyo sa Instagram at bumili kayo, please. Kasi never ko pa na-mention, by the way, ang Booty by MD dito sa YouTube channel ko. And yes, if you want to buy your own pair, go ahead. Meron parang paming stocks. Bumili lang kayo ng bumili, diba? Para pack na. Second to the last question is number 14. Ano ang plans mo this coming holidays, Christmas? Ay, sana makauwi kami sa probinsya.
yun. Pati itong mga totoong dalawa gusto rin nilang umuwi. So, yun lang naman. Yun lang po yung pinaka-definite na plan ko this Christmas. Wala pa akong maraming masyadong mga cheche-bureche. Pero, yun yung gusto ko. Sana makauwi ako ngayong Christmas! Yun po. And to be with my family kasi I really, really love being with them. Ano ang pinagdadasal ni Michelle T? Alam nyo guys, pinagdadasal ko na sana whatever that I have right now or whatever that, anong tawag dun? Yung whatever ang ano ko ngayon, yung ito, ako, is I am praying that sana mag-continue lang tong ganito, yung ganitong ano ko, yung ganitong ako. And of course, syempre, to be better also. And sana yung mga decisions ko in life will only improve me, will only better me, ganon. And of course, syempre, automatically given na that I always, always pray for the safety and health of all the people that I love and also for myself. Na sana ma-achieve ko lahat ng goals ko. Sinabi kong ano, dami kong pangarap. So, sana ma-achieve ko yung lahat. And, syempre, happiness and peace and, ang tawag doon, basta mga good vibe para sa ating lahat. Hindi lang sa amin, sa akin, pero para sa ating lahat. So, anyway, guys, ayun na po. Doon na po nagtatapos ang ating mga 15 real life updates. Which is, sana nag-enjoy kayo and sana hindi kayo na-bore. Sobrang haba ng video na to. Pero, anyway, I just wanna remind you guys about Naturals by Watson's products. Kung hindi pa kayo nakaka-avail, go, bilhin nyo na to. It's on the Watson's website. These are the products that I really, really love using for my hair. That's why lately, you know, sobrang healthy ng hair ko. As you can see right now, sobrang natural and sobrang bouncy. Ito, basta, ito na yun. Let it speak for itself. I-check nyo lang yung mga links sa description box below. Alright? So, anyway, guys, I hope you enjoyed this video as I did. And, ayun, makikipag-wine date pa po ako. So, guys, see you on my next video. Bye!